Siklista, may bago pa tayong vlogs po. Ayun, so DIY po ito. So, episode 3 I think. So, ito po yung The Tech-Cyclist Original Season 1 Episode 3 po, DIY po ng ating Solar Powerbank Mount na inilagay ko sa aking cellphone mount. So, ngayon po ay gagawa po natin ng vlog ito. So, ngayon lang ako, nakagawa ulit ng vlog. So, I think once a week na po ako gagawa po ng vlogs ng ganito. Gagawa po tayo na bagong DIY ngayon since minsan lang ako makapaggawa ng vlogs at saka ayun. I think once a week na ako gagawa ng ganito at saka once a week na rin ako magbabike ride. So I think change of schedule na po tayo mga kasiklista. And then tsaka nahihirap pala ako mag-adjust. Gumawa po ng content dito sa aking channel dahil hindi na ako makapag-suggest and recommendation po ng mga bagong accessories po na pang bike. Okay, at saka talagang nag-adjust din ako at sana po mag-adjust din po kayo sa akin channel. So without further ado, so make sure pala na nakasubscribe na pala kayo sa channel po. At higit po sa lahat, i-click nyo rin yung notification bell para ulis po kayo notify po sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. So mag-second intro po muna tayo. Ato ni Bike. This channel is brought to you by Siklista Lifestyle, ang bagong merchandising ng The Tech-Cyclist, at pakisuportaan po ng The Tech-Cyclist dahil ito po yung primary sponsored po na merchandising para sa itong channel. Support and subscribe. And so, dito na po tayo mga kasiklista. So, bagong vlogs po tayo. So, The Tech-Cyclist Originals Season 1 Episode 3, I think. Episode 3 or Episode 4. So, hindi ko alam. So, check ko na lang doon sa aking channel ko pang ilang episode na ito. So, nandito po pala yung aking solar na power bank. At saka, hindi ko pala sa inyo dati na ito po pala dito ay meron pala itong LED. So, pindutin ko lang dito. Long press ko lang dito. Ayun. Meron siyang malakas na LED na ilaw. So, hindi ko ito na-test noong dati. Noong dati kong vlog. Last vlog ko. So, nakalimutan ko. Hindi ko pala siya na-test. So, ayun. Long press for off. And then, long press din naman para mag-on. So malakas din pala yung LED niya. So long press ko lang dito yon para mag-off siya. At saka ayun, ilalagay ko pala siya dito sa aking phone case, back cover case po. Ilalagay ko po siya dito. Yan po. So nagkasyan din naman siya, pero I think mahuhulog ba siya? So matatanggal siya, pero pwede mo naman siyang lagyan ng adhesive tape. Pwede mo naman siyang lagyan lang. Ayun. Okay, pwede mo naman siyang lagyan ng adhesive tape para hindi po siya matanggal, or pwede mo siyang gamitan ng elastic band para hindi po siya matanggal. So, meron ako dito mga elastic band dito, at saka meron din akong rubber band, elastic or rubber, so ano ba yun? So, ayun, pwede ko siyang lagyan ng double-sided na tape or adhesive tape. Yun po siya. So, ilalagay ko siya sa bike at pagkatapos ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya inilagay doon sa akin cellphone mount para makapagbabad po siya sa araw at makapag-charge siya ng mga iba't ibang devices. So, pwede ko naman siyang baliktarin ng paganito. Pwede ko naman siyang baliktarin na paganyan kaysa yung output niya dito nasa ibabaw. So kailangan pag ano na siya
Diba? So, pag ganun siya. So, i-test na natin at saka nilipat po tayo doon sa aking bike para makita nyo po ninyo kung paano ito gagawin. Okay, i-demo ko po ito. Okay? So, nandito po tayo. So, dito ko pa siya inalagay. So, ngayon, ano ko lang siya dyan at pagkatapos, i-press ko na pa siya para mag-ano. So, hindi naman siya matatanggal ito. Hindi ito matatanggal, pero matatanggal po pala ito power bank na ito. So, kapag inilagay ko siya dito, so, pwede ko naman siyang lagyan ng adhesive tape sa ilalim dito. Pwede ko siyang lagyan ng adhesive tape dito, or pwede ko siyang lagyan po ng elastic band po para hindi po siya matanggal. So, maghahanap ako ng elastic band para ma-test ko kung paano gawin niyo. Okay? So, lilipat tayo para mas makita po ninyo na mas malinaw. Okay? So, nandito na po pala tayo. So, tatanggalin ko muna siya dito para okay, at saka lalagyan ko siya ng elastic band po dito. So, meron pa ako ditong pang ano lang buhok. Okay, at saka ilalagay natin siya dito, ito, para hindi po siya matanggal. So, ayan po, meron po siyang ganito. So, i-test lang natin, di ba? So, there's no harm of trying naman, di ba? So, hindi ko pa siya i-test sa pang kapag nagba-bike ako kasi nabutasan na naman ako. Kasi yung bisikleta ko may ano sa ano kanyang ano, pero gagawa ko pa siya ng paraan para makapag-bike po ako ng bike. So, ayun po siya. So, gumana naman siya, ayun. So, I think hindi siya mahuhulog, di ba? So, hindi siya mahuhulog. So, maganda siya kasi, pwede mo siyang ganyan para hindi po siya mahulog. At saka, kapag nag-charge ka, so, yun lang. Pagkatapos yung phone mo ay dito ilalagay. So, okay na naman siya, ilagay dito yung phone habang naka-charge ka dito. At pwede rin yung power bank, pwede yung isa pa power bank mo, pwede mo rin i-charge dito, diba? So, i-test po natin kung ano talaga siya, okay? Ayun po siya, so inilagay ko pala dito yung power bank. So, yung isa ko pang power bank, inilagay ko siya dito. Habang naka-charge po dito, naka-charge po pala siya dito, okay, sa aking solar. So, ibig sabihin po, meron po siyang enough na battery papunta po dito sa aking power bank, isang power bank na ito para makapag-charge po siya. So, just in case, meron kang solar na power bank na pwede mong kunan, dito ka kukuha ng source doon sa init ng araw papunta dito at palipat doon sa isang pang power bank. So, yan po siya. So, okay na okay po at saka napakaganda po nito. So, i-test po natin siya sa aking cellphone para makita niya po kung ano talaga yung kalabasan niya. So, okay. And so, dito naman po sa aking cellphone. So, ayun po siya. Nakapag-charge din po pala siya. So, at tanggalin ko muna itong aking action cam dito sa aking chest mount. So, ito po pala siya. So, ito po. Ibig sabihin po yan, naka-charge na po siya. So, ayun po, kita-kita niyo po siya dito. Na, ito yun po siya. Yun, nag-iila po. So, ibig sabihin po, kumukuha pa rin siya sa, ano, dito sa aming ilaw dito. Kasi mainit din naman yung ilaw. So, kumukuha pa rin siya, nag-absorb po siya ng init doon sa aming ilaw dito sa akiano. So, ayun po siya. Yun po, papunta po siya dito. So, paano ko siya ginawa? So, ayun po siya. Ang ginawa ko pa dito ay pinasok ko pala siya dito dahil meron po siyang dito. Ayun po siya, oh. Meron po siyang ano dito. So, nakikita niyo po siya dyan. Medyo nahirap pa lang ako sa pagkabit. Sa paglagay po ng cable. So, dito ko po sana siya ilalagay dito sa headphone slot na ito. Kaso nga lang, hindi po siya nagkasya. So, pang earphone talaga, pang 3.5 earphone na talaga ang makapagpasok dito. So, hindi po siya gagana po sa ganito. So, ang ginawa ko, dito ko lang siya inilagay dito sa ilalim
para po magkasya po siya para po makapasok po. So, yun po siya. Nakapag-charge na po siya. Yung cellphone na yan. Tsaka dito sa powerbank na kumukuha po ng init po sa araw para makapag-charge. Doon po, at saka medyo sagaba lang konti itong ano, so medyo sagaba lang ito konti, kaya mataas lang, mataas kasi siya itong wire na ito, so pwede ka rin naman maghanap ng mga short cable, short USB cable para sa inyong mga cellphone, di ba? So no need to worry about it, di ba? So marami na mga solar power bank ngayon, marami na mga solar power bank ngayon na nasa Shopee or sa Lazada. So ito, binili ko lang ito sa malapit na cell shop, itong ganito, para para may maigamit din ako, na para may maigamit ako, at saka ito ginagamit ko talaga ito para sa aking pagbabike. So just for emergency purposes po, wala, maglobat yung cellphone ko, maglobat yung spare na battery sa aking action camera. So ayun, ito dito, ilalagay ko dito yung charger po ng aking action camera, battery action ng action camera ko, dito ko siya ilalagay sa loob, at pagkatapos pagkatapos doon siya naka-charge, at nandito naman po yung solar power bank, inilagay ko dito para makapag-charge din naman yung aking mga so katulad lang nito. So chargeable po yan, so pwede pong gamitin yan, ito chargeable at saka chargeable din siya. So pwede itong dalawa ito, chargeable din po pala itong dalawa ito. So pwede mo siyang i-charge doon sa iyong dito. So lahat po ng aking mga bike tech accessories po ay mga rechargeable na po lahat. So wala na po battery operated po dito. Lahat po yan rechargeable po ito, rechargeable. Ito lang po ang hindi rechargeable, kasi circle po yung battery niya. Yan po kasi yung yan. So remote control lang po ito ng aking signal light po. Okay. So yun po lang mga kasiklista. Salamat po sa pagpanood po ng aking vlog. Ito po pa yung The Tech Cyclist. Thank you so much for watching, and I hope you enjoy.